Last time na ginawan ko ng content ang Lakers, particular yon kay Anthony Davis, na-jinx ko pa ata siya. Jinxster na rin ako ngayon. Kasi nung laban nila sa Cavaliers, nagkaroon siya ng sakit tapos hindi nakapaglaro sa Raptors. Ngayon, tatlong sunod na talo dahil nga nakatapat pa nila ang Philadelphia na sa first quarter, 31 points ang Sixers, 20 points ang Lakers, 20 points din si Embiid. Grabe naman yun. Nakabawi naman ang Lakers ng second quarter at nakindigit yung laban. Kaso umabante yung Philadelphia ng second half hanggang umabot ng 18 points yung lamang. Si Caruso with hair Austin Reeves, okay siya sa second unit ng LA. Isa kasi siya sa naging dahilan kung bakit pa umabot sa overtime yung game dahil sa 3-point shot niya plus yung free throws. Kaso namin test ni Reeves yung isang free throw, yung pangatlo. Tapos si Anthony Davis nakakuha ng steal at 10 out of 10 pa siya sa linya nun nung na-foul din siya. Kaso sumablay din yung pangalawang tira ni AD. Dalawang pagkakataon sana sa Lakers na matalo nila ang Philadelphia. Kaso yung free throws kung saan sila lamang ay dun din sila nayari. Sa overtime si James Harden naman yung umiscore para sa Sixers at masecure yung panalo. Tatlong sunod na talo ngayon ng Lakers. Ang LA ngayon ay merong 10 and 15 record. Malayo din ang agwat nila until number 10 spot. Kapag hindi sila umangat ng at least number 10 before magkaroon ng 20 na talo ang LA, delikado na sila doon. Parang last season pa lang ata ay alam nang hindi sila makakapasok sa playoffs or play-ins. Last season kasi ay meron silang 13 and 12 record sa first 25 games ng Lakers. So mas maganda ang record nila noong nakaraang taon pero hindi sila nakapasok sa play-ins man lang. Pero pwedeng mala Pelicans din to. Kaso tong season na to mas okay ang lineup nila kumpara dati. Dahil sabi nga ni Doc Rivers ay balik prime version si Anthony Davis. Nakatulad din ang sinabi ko last time. Sa last 10 games din ni AD ay meron siyang 34 points at 15 rebounds. Versus Sixers naman ay meron siyang 31 points at 12 rebounds. Samantalang si Austin Reeves ay merong 25 points at 4 na 3-point shot. Sa stats, lamang talaga ang Lakers sa ibang category, bukod lang dun sa 3-point shot. Kasi itong si DeAnthony Melton ay merong 8 out of 12 mula sa 3-point area. Meron din siyang 33 points. Maganda yung gising. Samantalang si Harden ay merong 28 points at 12 assists. Tapos si Embiid, 38 points at 12 rebounds. Nanalo ang Sixers na technically 7 players lang ang ginamit nila na merong at least 10 minutes pataas. Ganon din naman ang Lakers. Talo pa nga ang Sixers sa second unit points. Kaso maganda yung gising ng DeAnthony Melton. Ang Lakers meron pang 11 games na natitira this December at behind sila ng at least 6 to 7 games. 0-5 pa sila sa kanilang division. Kailangan din ang Lakers na hindi umabot ng 20 na talo bago pumasok yung January. Delikado na kasi yun. Pwera lang kung malasin din yung ibang teams na nasa top 10 at magkaroon sila ng sunod-sunod na talo or maging 20 loss record din sila after ng December. Hectic din ang schedule nila ngayong December dahil meron pa silang 7 road games ang natitira at meron dong 5 sunod-sunod. Hindi rin maganda ang record ng LA kahit sa mismo nilang home court. So kanina binanggit ko ang Lakers ay 13 and 12 nung nakaraang season sa parehong first 25 games. Na ngayon ang LA ay 10 and 15 sa parehong araw din. Ngayon nung natapos ang December, ang Lakers nung nakaraang taon ay 18 out of 19. So tingnan natin kung hindi nila abutin yung record na yun.